aklat po tayo ng unang Tesalonica. First Thessalonians chapter 2. Lohin po ng Diyos na magtutumpay po tayo. Sana na unang Tesalonica chapter 2. verse 20. For what is our hope? Or for what is our joy? Or for what is our crown rejoicing? Are not even yet in the presence of our Jesus Christ at his coming? Yan po yung mga malaman ng mga salita. So, hindi na po ng sulat iba mo sa Thessalonians chapter 2, 19, verse 20. Are not even in the presence of our Jesus Christ that is coming? Is our hope or joy or crown rejoicing are not even yet in the presence of our Lord. Hindi ba kayo ang aming kagalakan? Agarang hindi yan yung ano na i-kailangan na i-fresh mo. Yan po ang tanong ni Pablo sa mga kapatid natin sa Thessalonica. Sa pamamagitan po ang sulat na ito ni Pablo. Ang punyo, brethren, bihira po ito ng mga mention o mga pagki na isang leader at katulad namin na sabihin sa mga mananampalataya na kayo yung aming kagalakan. Hindi niyo ba alam yan? Sinasabi ni Pablo, hindi niyo ba alam na kayo ang aming kagalakan? Minsan, hindi talaga alam ito ng mga mananampalataya. Dahil hindi naman talaga ito madalas na babanggit ng mga leaders na ito. Na ang mga mananampalataya ay kagalakan ng mga lubay leaders kaya pinuno? Wala naman iba? Hindi ba kayo ang aming kagalakan? Isang tanong po yan. May pangalan. Hindi po madali o hindi po madalas na naririnig ito ng mga members. Dito sa may dalawang verses na ito, for what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are you not even in the presence of our Lord Jesus Christ that is coming? For you are our glory, for you are our joy. Verse 23. Sa dalawang verses na ito, may dalawang makikita po tayo. May mga tao nagagala, may mga tao kinagagalakan. Tao ba yun? May tao kinagagalakan, may tao nagagala sa pinagagalakan. Alam niyo, hindi kasi lahat ng tao nagagala. Amen? Dahil hindi naman kasi ng tao nagpagpagala. Madalas ang mga tao makapagbibigay ng kalungkutan. Hindi lamang pagbibigay ang tao ng kalungkutan, pagbibigay pa rin niya ng karamdaman. Yan po ang nilalaman ng dalawang verses po ito. Nagagalak po ang mga leaders, mga pinuno sa iglesia, sa mga members. Ang mga members po ng iglesia ang
nakapagpapagalak ang kinagagalakan ng mga pinuno. Ang kagalakan ito, brethren, wala ba ito? Bakit parang wala? Nagsimula po ang kagalakan ito ng mga pinuno sa mga membros noong ang mga tao ito ay ligtas na po sila. Mula nung ibigay ng Diyos kayo sa aming buhay, nagsimula na rin po ang aming kagalakan sa mga individual, sa bawat members ng Iglesia. Noong maligtas na kayo, nagsimula na rin yan. At noong magkaroon na rin kayo ng anak, asali na rin po ang inyong mga anak na naging kagalakan ng inyong mga pinuno sa Iglesia. Hindi ko lang alam sa ibang leaders, pero sa akin, nararamdaman ko yan, na kahit hindi maligtas ang inyong mga anak noon, ay kinakagalakan ko ang mga anak na ito. At umaasa ako noon na sana'y maratnan pa ako ng mga anak na ito. Marinig nila ako, masilayan nila ako, mapagmuni-muni nila ang aking buhay. At ito, naratnan pa ako ng mga anak. Yan ang yung aking nasa pa sa mga apo. Sabi ko, pagka may 20 pa ako, na natitira. Yung bata ito ay mararamdaman pa niya ako. Na sana'y makapagsalita pa ako ng maayos. Makagalaw pa ng maayos. Makapag-isipan ng maayos. Yan ang mga pangarap ko sa aking mga kinakagalaan. At ang bawat miyembro na aming kinakagalaan ay hindi kaya tapusin ng mga parahong ng daigdig na ito. Kahit yung daigdig na ito ay mawala, yung kagalakan ito sa kanilang buhay, dala pa namin yan. Hindi kayang burahin ito ng mga parahong. Kahit doon sa palamitan, dadalhin po namin ng mga kagalakan. Hindi nyo ba alam na kayo ang aming kagalakan? Kung ang mga panahon ay mananatili, pero hindi ang lahat ng panahon dito sa daigdig ay mananatili. Ang mga gabi at araw, kasama ang kagalakan nito. Yun po yung sinasabi ng Apostol Pablo. Paglipas ng mga gabi, paglipas ng mga araw, hindi sumasama ang kagalakan nito sa mga gabi at sa mga araw na nilipas. Pero meron po yan. Basahin po natin. 1 Thessalonians 3, verse 9 and 10. 9 and 10 verses. For what thanks can we render to God again for you? Siyempre, hindi mo mababayaran ang pasasalamat mo sa Diyos patungkol sa mga nagbibigay ng kagalakan na ito. Ito, you dear brethren, you are my joy. You dear. Lahat kayo na nangyayari ay kagalakan namin. Kaya naman ang sinasabi ni Pablo, for what things can we render to God again for you? Hindi masusuklihan ang pasasalamat ang kagalakan na yan ng nagagawin sa inyo. For all the joy will we rejoice for your sakes before our God. Kahit anong gawin ng mga leaders na katulad namin, na tunay na nagagala, tunay na mamamahal siya. Hindi kayang bayaran, hindi kayang pasalamatan sa kapitan ang kagalakan na yan. Then, what thanks can we render to God against you? For you, for all the joy, we rejoice for your sakes before our God, night and day, praying, exceeding
that we might see your face. Night and day, lumipas na ang mga gabi at ang mga araw sa buhay ng mga apostol. Pero nananatili, nandun ang kanilang panalangin na one day, gusto namin makita kayong muli. Amen? Parents, nagmamahal kayo sa inyong pamilya. Lalo na yung mga nasa inyong bansa. Yun ang kanilang manasahan. Makita nila kayong muli. Kahit nasa ibang bali lang yung mga minamahal yung gusto nyo makita sila muli. Nothing. Ang inyong mga pamilya, the members of the families, is the cause of your joy. The source of your joy. Amen? Iba na naman kung ba't kayo wala kayong joy sa inyong mga pamilya. Kasi yun, oh, patakan. 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 Lahat ng mga members ng ating mga family ay pinagagaling ng kagalakan natin. Walang hindi na ayaw natin. Walang ayaw natin na hindi makita. Pagkabot ka talaga, ayaw mo makita. Dahil ba't ka? Pero tayong mga magulang, tayong mga members ng ating mga family ay mapagbubuti tayong mga tao. Kaya alam natin yung sinasabi ni Pablo, hindi niyo ba alam na kayo po ang aming kagalakan? Kaya sa gabi at araw, lilipas man yan, kahit doon na sa kanilang buhay, hindi po matatapos ang kagalakan niyo. Tingnan niyo mabuti sa chapter 2 ng verse 17. 1 Thessalonians 2:17. But we, brethren, being taken from you for a short time. In a presence, yes. Not in heart. And before the Lord abundant to see your face with great desire. Totoo na kami ay naghiwalay sa inyo ng maikling panahon. Ngunit sa katotohanan, sa puso ay hindi kami naghihiwalay sa inyo. Yung mga kagalakan na yan, yung mga bitang ni Pablo sa kanila. Dahil ang inaasa namin, great desire, is to see your face again. Hindi ba kayo ang aming kagalakan? Sa mga magmaparoon ng mga leaders, sapagkat hindi naman kasi lahat ng leaders ay leaders. Hindi lahat ng leaders ay nagmamahal. Hindi lahat ng leaders ay nagmamahal, yes? Kung gano'n, kung hindi lahat ng leaders ay nagmamahal, hindi lahat ng mga leaders ay nagagala sa mga membro ng katawan ni Kristo. Kaya sa mga magmaparoon ang mga leaders, ang mga pinuno, dala nila sa kanilang puso na kayo ang kanilang kagalakan. May mas managabi. Hindi ito sumasama. Wala man sa pampus kanilang piling. Yun ang kanyang sinasabi, kayo ang aming kagalakan. Desiring to see your face again. At yung gusto ni Pablo na mangyari sa kanilang buhay, na siya naman ang gusto namin, na minsan ay makita kayo muli, kailangan namin ng panahon para muli makita namin kayo pagka kami ay umiisa. Kailangan ng lakas. Kailangan ng kalusugan ng mga katawan para mangyari yung pagdumating ang panahon sa ayaw natin at sa gusto ay magkakahiwalay tayo. Bagamat sa puso ay ang lugar ay nagkakaiwalay. Hindi sa puso sila sabi ni Pablo, kailangan ito ng lakas. Kailangan din ito ng pinansya. Amen? Hindi lumilipad si Pablo para makita ni Pablo ang kanilang
mukha muli at makatingin mo sila. Kailangan ng lakas, kailangan ng money para dumating sa buhay ni Pablo ang kanyang inanas na ang kanyang kagalakan ay muli ay makita niya. Sinasabi sa 4:1 ng Philippians, 4:1 Philippians, therefore, my brethren, dearly beloved, I long for my joy and my crown. Kayo ang aming pinakalanasa. Kayo ang aming kagalana. Bihira kasi yung katulad ni Pablo. Yung nasa inyong, yung makita niya ang mga nanampalataya, ang Philippians, ang Corinthians, ang, yes, pati Corinthians, makita natin mamaya. Ang Thessalonians, believers, hinasasabikan ko kayo, ganyan ng mga leaders, hindi ko alam na kayo ang aming kailangan. Kung may mga members na hindi nagagalak sa mga leaders, at totoong member, at meron din mga leaders na hindi nagagalak sa mga members, totoo yan. Ngunit kami, alam ng Diyos ang aming puso sa gabi at araw. Kayo ang aming kagilangan at kayo ang aming laging kinasasabihan. Kung pwede lang, sabi ko sa Diyos, ako ang maglilingkod sa kanila. Lahat ng bahagi o lahat ng churches ng Life of Truth Ministry, kung maaalayaman, bawat linggo ay nasa harapan ako ng mga mananampalataya mo. Pero hindi sabi ko sa Diyos, hindi mo nangyayari. Tsaga-tsaga na lang. Yung kalagayan ko nito, sabi ko sa Diyos, noon ko man, na kahit anong gabi ko, hindi nangyayari ako lang sa kanilang harapan. Sinasabi niya sa pakero, Pastor, pasyal mo naman kami, Pastor. Oh, sige ba? Mamamahasin ako. Sa Santiago City, Pastor, kasi nakuha kami, oo, mamamasin ko. Dahil ang hindi ko naman ay mamasin, oo, mamamasin ko. Dadalhin ko kayo lahat sa beach. Greeting, basahin natin sa verse 10. That I may know him, tignan natin sa 1 Thessalonians, greeting. For what things can we render to God again for you, for all the joy, we will be joy for your sake before our God. Night and day, pray exceedingly, that we might see your face. Sapagkat ito ang kanilang binanasa. Ang makita kayo muli sa habang panahon at sa, ano yung distance, sa madistansyang lugar, ganyan po yan. Kahit sa lugar, kagalakan ng mga leaders, ang mga Pinoy, ang mga mananampalataya. Maganda ito kasi nagtanong ko ako, bakit sinugan pa ni Pablo? Bakit kailangan malaman pa namin yung nilalaman ng puso ni Pablo? At bakit kailangan, why we need to deal with these things? Bakit kailangan? Nagitignan nyo. Bakit kailangan iparating pa ni Pablo ang kanyang salitan, kayo ang aming kanila? Sa part na ito, sa part ninyo, malaki ang tulong nito. Kailangan mo laman yung may nagagalap sa inyo. Isa na kami. We are joy in the presence of the Lord at His coming. Iba ang kagalapan ito. Hindi katulad ito ng kagalapan ng pera sa kanyang mga magulang ng mga hindi ligtas na tao. Iba ang kagalakan ito ng mga anak doon sa kanilang mga magulang, yung mga hindi ligtas na tao. Ang kagalakan ito ay sa Diyos.
banal na kagalaman ito, brother. Amen? At kailangan mabanggit ni Pablo, at kailangan mabanggit din namin na kayo ang aming kagalaman. Dahil may panahon talaga na you are facing, kayo ay humaharap din ng mga difficulties. Makahirapan dito sa daigdig. Dahil ang buhay talaga natin, mangangalang para tayong tunay. May mga taong matutuwid yung tunay na katulad natin. Hindi natin maiwasan ang tayo ay makaharap tayo ng mga mahihirap na bagay. Lalo na pagdating doon sa yung natin-esteem talaga yung faith natin. So, minsan niya, hindi na-testing ang faith natin yan. Ito'y common lamang na nangyayari sa mga hindi ligtas na tao. Pero, minsan, umaayaw na tayo. Hindi kailangan malaman nyo ito na kayo ay, hindi ba't kayo ang aming lakan? Para may lakas kayong humarap sa mga dating na panahon na meron palang nagmamahal, may nagagalak sa inyo na kahit minsan o kahit may mga madalas na minsan ay nagsasalita kayo ng mga hindi mabubuti, hindi na nararapat na salita sa mga lingkod ng Diyos. Still, ang kagalaan hindi na babawasan sa inyo. May mga aksyon kayo na hindi naman dapat na makita ng inyong mga lingkod. Hindi naalis ang kagalaan ito namin sa inyo. Katulad ng mga magulang, na kahit inaabuso na ng mga anak ang mga magulang, hindi kailanman nababawasan yung kagalakan nila. Diba, parents? Kahit luging-lugi na ang mga magulang sa mga anak, hindi lang luging-lugi, bankrupt na talaga sa mga anak. Pero yung kagalakan ng mga magulang sa mga anak, tiyak ko kung tunay na nagmamahal ang mga parents, hindi ito maaalis kayo naman. Kaya sinasabi ko, katulad talaga kami ng mga magulang, katulad kami ng mga ina, katulad kami ng mga mabuti ng ama. Nakakit minsan sa ating mga may umaabot na hindi mabuti ng salita sa amin na hindi naman totoo, na hindi pinagugulay-gulay kayo naman. Sa akin, panunin sa Diyos pagdating ng araw kung sakasakali ng Diyos ang iyong kakalakuan tayo. Totoo ba si Pastor? Ang Diyos ang magsasabi niyo sa akin. Nga ba rin sa iyo ito kasama mo? Ibinubuwis ng mga magulang ang kanilang buhay sa kanilang mga kinakagalakan. Amen? Ibinubuwis niya. Buwis buhay ng mga magulang. Utang dito, utang doon. Akala nyo hindi umiiyak sa gabi. Umiiyak niya sa gabi. Tagu-taguan niya. Di ba, parents? Tagu-taguan niya. Sisikapin ang kanilang mga kinagalaan. Buwis nila ang kanilang mga lakas. Kanilang mga panahon. Pinapaganda ang mga leaders sa kanilang mga steps. Pinapaganda ang mga leaders sa kanilang performance. Kahit hindi na nararapat ipakita pa ang mabuting bagay. Dahil ito minsan, hindi na ito karapat-dapat na tao napakpakitaan ng mabuting bagay. Dahil hindi lahat ng tao, kahit pakitaan mo ng mabuti, parang na bagay. Hindi lahat ng tao gusto niya ang mabuting bagay. Yan lang yung balance din ng mga madami pala tayo. Kahit buwis buhay, hindi ito binibigyan ng halaga. Dapat na mga brother, na malaman din namin at masabi din po namin, dahil totoo naman, ayaw naman talaga ang bibigyan ng lakas loob sa amin. As sa parents, ang mga kinagalang ng mga anak ang ibibigay ng lakas loob para harapin. Ang mga araw, mga darating. Tawa ba ako ng mga parents?
Kung mabuti tayong mga tenants, ganyan ang ating nararamdaman. Sila ang nagbibigay ng tatagbo ng ating loob para lumaban. Dito sa Iki. Kanima na ganyan. Maraming hirap na aming natapos na. Marami pang madarating. Hindi namin sinasabing wala na. Marami pa. Pero alang-alang sa mga kagalakan ito, we will face those difficulties in life as a self-manifest. As your pattern. Naalala niyo yung pattern? Hindi lang ito yung pattern. Halimbawa sa mga mananampalataya. Matapos lamang yung pananampalataya. Kaya po talaga naman pinabubuti namin ang aming performance. Kahit madalas nasasaktan, pero motivated ang galing Diyos. Kaya kahit nasasaktan, ang kanilang loob lamang tumatapang. Dahil, hindi niyo ba alam na kayo ang aming mga madalas? Dapat yung malaman. Kung kayo ang aming kagalakan, pagandahin naman ninyo yung mga lakad ninyo, brethren. Amen? Paano yung magiging kagalakan ninyo kung maging tagupunta na naman na? Pagbutihin po ninyo ang pagiging isang pananagalakan. Sikapin nyo na kayo nga ang aming magiging kagalakan. Sinasabi ni Pablo sa chapter 2 ng Philippians, fulfill our joy. Dapat mabuo ang ating kagalakan. Buuin niyo yan. Philippians chapter 2 verse 2. Fulfill my joy. Sapagkat kayo nga ang aming kagalakan. Then, this coming Saturday, I will go there again. Dahil kung minsan kayo ay aming tinasasabihan, sino man ay aming tinasasabihan ng mga kapatid nyo. I will be there. Wait for me again, brethren. Ano? Loob din ng Diyos na malakas po. Hindi ako nakarating yan. Ganun lang kayo kami. Kay Patong. Nakatayo. Ganun lang kay Patong. Sige, nakatayo. Oh, mag-inja ko naman sa lahat yung tumuron. Ganun lang, kailangan ko yung lakas na ito para yung fulfillment of our joys must be complete by your brethren. Amen? Let us pray. Thank you, Lord, sa message muna ito for this morning. Na-encourage po kami muli sa mga salita na ito na kapwa kagalakan namin ng bawat isa. Kapwa po sa iyong pagdating ay lahat ng mga pagod na aming pong nakaharap na kaharapin pa ay tatakpan ng kagalakan na ito. Sapagkat kami po, O Diyos, ay nagmamahalan. Kami po, O Diyos, ay kagalakan ng bawat isa. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Jesus.